Dahil di kasya rito, gagamitan na natin ito ng dahas. Good evening mga idol. So ayan, gabi ngayon. Bali, nabasa ko kasi dun sa comment ng isa nating idol, tinatanong niya yung anong headlight na gamit nung kasama ko nung kung napanood niyo yung rides namin nung ano, yung speed test natin ng SSS bracket. So nung ride namin, napansin niya ang lakas ng ilaw nung isa sa mga kasamahan namin. So tinanong niya, kaya ni-review ko rin yung ano, yung video. Nakita ko ang ganda ng ilaw. Eh yung ilaw kasi pundido na, kaya ang dilim kung mapapansin niyo sa video. Kaya nagpalit na rin ako. So ngayon, tinanong ko yung tropa kung anong gamit niyang headlight. So ito yung gamit niya mga idol. Ayan, nakikita niyo ba? RTD LED lights. Ayan. Bali, tatlong klase ito mga idol. Isang 350 yata yun. Isang 480. Tapos ito yung 520. Ito yung gamit ng tropa natin. Na sobrang liwanag. Ayan, i-unboxing na rin natin. No? Ngayon, masusubukan natin to. So, install ko na lang din. So, madali lang naman siguro tong i-install. Plug and play lang naman to dahil naka LED lights na nga tayo. Tapos ito na yung itsura ng bulb niya. Ayan. Parang ano siya? Ilan ba to? 1 2 3 4. Parang 4 ano siya, 4 LED siya no. So ngayon tingnan natin kung ganito ba talaga yung ano nakakabit. Pero ito lang, tatlong klase lang naman kasi yung RTD nila ron. So ito na yung pinakamaliwanag yung kinuha natin. Ang presyo nito is 520 mga idol. Dun sa shop ni dun sa shop ni Boss Mark no. So yung nag-sponsor sa rim set ni Downship Vinci no. So doon ko to nabili. Dito lang kasi yun mga idol sa Paliparan. So yung mga malapit dito sa Paliparan, pag may kailangan kayo mga idol, punta lang kayo dun sa shop. Ang daming mga piyesang pa pwedeng mabili ron. Lalo na yung mga ano, mga yayamanin. Mayroon lahat ng piyesa dun mga idol. Lahat ng scooter, ganyan, raider, scooter. Kadalasan scooter yata meron dun. Pero lahat naman ng ano na order. So, install na natin to. Paklas na natin ng tornilyo. Gutin lang natin tong mga connection niya ng wire. Ayan, madali lang naman to mga idol. Di kayo maliligaw kasi ano yan eh. May mga sizes naman yan. Hindi yan magmamatch kung hindi siya para doon. Then, gawin natin. Baklasin natin tong luma. Ayan. So, ayan, nakita nyo. Ayan, nakita nyo yung luma natin. Bundido na kasi ito mga idol. Ang umiilaw na lang dito itong tatlo sa taas. Yung ilalim wala na yan. Kaya sobrang hina na. Siyempre sobrang tagal na rin. Kaya ngayon babaklasin na natin. Papalitan na natin ng bago. Since umiilaw pa itong ano na ito, di pa naman bundido to. Ang gawin na lang natin, ito ilalagay ko sa park light. Kasi isa lang naman yung kabitan ng headlight nitong ano, mga reborn, di nakatulad nung first gen ng head. Ang liit lang pero dalawa yung kabitan ng bumbilya. Ito isa lang. So ngayon, ilalagay natin dito sa park light. Susubukan natin kung anong magiging itsura, no. So since di siya kasha rito pag andito. Ayan, kita niyo, di kasha. Malaki. Maliit yung butas. So, tatanggalin natin itong takip. Tapos, saka natin isasalpak dito sa park light. So, ayan. Yan yung park light natin. Park light natin. Headlight. So, ayan. Tignan na lang natin mga idol kung anong kalalabasan. Ano. Tapos, yung wiring na itong ano, bagong
bago nating ikakabit. Madali lang naman tong ikabit mga idol, tatlong wire lang naman yan. So ayun, susundan lang natin tong dating ano, yung dati niyang wiring. Di ba naka LED light na tayo, so hindi na tayo maliligaw, hindi na tayo mahirapan. Itatap na lang natin dito kasi tatlo lang din ang mga wire na ito eh. Susundan lang natin yun mga idol, no? So ayun, papakita ko na lang sa inyo kung anong outcome nung ilaw niya na may headlight na tayo, may park light pa tayo na headlight din. So tignan natin kung ano, hindi ba mabubulag yung kasalubong natin. Update ko kayo mamaya mga idol, saktong sakto kasi gabi ngayon. Ayan, nakikita nyo, gabi na, madilim na. Dilim na ang kalangitan. Ayan, nandyan, binaklas na natin siya. Dilim na ang langit. So ngayon, saktong sakto yung install natin ito kasi matitesting agad natin kung gaano siya kaliwanag. So, dahil di kasha rito, gagamitan na natin ito ng dahas. Ito yung mga gusto ko eh, may challenge, yung nahihirapan ako. Kaya ngayon malamang pagpupuyatan ko na naman ng visit. So, sobrang busy. Kaya tuloy di tayo makapaghanap ng trabaho kasi hindi tayo tinitigilan ng motor na to sa dami ng papalitan eh. Dami ko na napalitan dyan mga idol kasi nung nakuha ko yan 1 year ago, natambay yan ng ano, 1 taon hindi nagamit. So yung pagdano ko, dami ng papalitan, mga tornillo lost thread, tinalawang na yung ano, handlebar. Sa picture ko lang kasi nakita yan nung binili ko eh, hindi naman kasi akong bumili niyan, pinautos ko lang. Ayun, jackpot, daming papalitan. Sakit sa ulo, tinatawa ko na lang yung ano eh, yung sama ng loob. Para di masyadong ano ba, di masyadong bumigat yung ano natin, pakaramdam baka may stress pa tayo, kaya itawa-tawa na lang natin. Ayun, okay na kasi di kasya dito eh, sumasabit kaya nilagari namin sa kabila naman. Kayo mag-alala mga idol, matatapos dito ngayon. Hindi tayo matutulog hanggat dito natatapos. Ayan, dinikita na natin ng ganito, silicone para di matanggal. Tsaka di rin pasukan ng tubig kasi wala nang baklasan to eh. So ayan, nakalagay na natin sa park light yung headlight. Pero ito lang naman, yung isang side lang ang may ilaw no, kasi pundido na nga yung kabila. So good luck sa mga kasalubong natin, no? Gagawin na lang natin ng switch na ano. So tignan natin kung anong magiging performance ng ilaw na yan. Ito, wag na natin tanggalin to, dyan na lang yan. Ayun na, hayaan mo na siyang masira dyan. Tapos, ito na yung bago natin. Dito ito ikakabit. So, ayun mga idol. Tinap lang natin siya dun sa dating wiring, no? Dito sa dating nakakabit na LED. Dinugtong lang natin siya. Tinap lang natin siya, no? Tinap lang natin siya, no? Dun sa dating wiring, no? Ano? So, di na tayo nahirapan. Kasi nagdaglag din tayo. Naka ano na ti, naka wiring na siya, itatap mo na lang dun sa. So ayan, okay na. Alright mga idol, nakabit na natin yung park light nandito. Tinali na natin dito sa loob yung park light kasi yung kinabit natin sa park light, yung headlight na rin na luma eh. Tapos nandito na yung bago. Nabit na natin, lagyan ko na ng silicone para hindi ano, hindi ang hirap ibaon eh. Lagyan ko lang ng silicone para hindi mapasukan ng tubig. Ayan.
Naayos na natin yung mga wires. I-connect na lang natin dun. So, ayan. Ganyan siya sa loob. Ayan. Yung LED na bago. Yung RTD. RTD rin naman to. Kaya lang ito yung mumurahin yata. So, ito yung malakas. So, tignan natin mamaya kung anong magiging resulta nung ilaw natin. Kabit ko na muna mga idol. Testingin na natin itong ilaw natin, ano. Try natin i-drive dun sa highway. Ayan, may nakikita na ba kayo? Madilim pa kasi hindi ko pa binubuksan. Ayan, so ayan, maliwanag na siya, ano. Pag binuksan pa natin yung high, ayan, mas maliwanag pag naka-high. Ganda, kitang-kita natin yung daan. Tignan natin kung nakakasilaw. So ayan, di naman siya nakakasilaw, no? Di naman pala siya nakakasilaw. Yan yung low niya. Ayan, ihahay natin kung anong magiging itsura. So ayan yung high niya. Maganda, di pa rin siya nakakasilaw kahit makasalubong ka niya, no? Kahit kasalubong mo siya, di ka masisilaw. Hindi gamukha nung ibang LED na nakakasilaw. Pag ganyan, nakakasilaw na yan eh. Pero ito wala, hindi ka masisilaw oh, kahit titigan mo siya. Maganda, maganda tong LED na to, no? Malakas siya. Parang di pa ako ganun nalalakasan, ha? Tama lang yung lakas niya. Pero ang kagandahan na ito, hindi siya nakakasilaw. So, ayun. Okay na ako rito mga idol. Bali, contento na ako sa ilaw na to, pero susubukan pa rin natin pag yung sa rides na ano, okay pa rin pa yung ano, kitang kita pa yung mga nagbabakbakan sa harapan. Saktong sakto mga idol, kasi Sabado bukas magagamit natin to sa ano, sa tambay nights. Pag umakyat ulit ng Tagaytay, di